Gusto ko tumakbo palayo. Hoy, meron akong nakita sa babae na nagpapakita sa kusina ng kape. Yay, may lady ang dating. O katukat, katakranik. Aking ina ng mga tata, nilapita. Punta sa akin, ito ang lahat ng sinutupan. Ako'y napahiyan, nakilala ko yung sino. Sinali na naman pala, akala ko ito. Huwag kaming mainit. Yung shot ako maglimit. Naman, Rosing. Ang tagal-tagal mo na pala din hi sa Maynila, hindi mo malasangan sinabi na nandito ka. E ako lang kaisa-isa kamag-anak mo din hi. Darling, I'm sorry ha. Kasi baka pag malamo mo na nasa Maynila ako, tapos ganito pa ang kalagayan ko, baka isumbong mo ko sa atin. Hindi pwedeng malaman ng mga magulang ko dahil papatay nila ako. Darling, ikaw na lang ang malalapitan ko. Pinalayas na rin ako dun sa dati kong tinitiran dahil wala na ako bayad eh. Sino-sino pa bang magtutulungan ko hindi tayo magkakamag-anak? Malas mo naman, Rosing. Malas talaga? Tingnan mo nangyari sa kanya, oh. Hindi. Malas ka kasi kamag-anak mo si Dalil eh. Uy, ano ba kayo? Nakita niyo na nga namumroblema yung tao, nagbibiru pa kayo ng ganyan. Sino ba nakadisgrasya sa iyo? Ba't kiniiniwan? Dati ko siyang kapitbahay sa inuupahan kong apartment. Akala ko mahal niya ako, tapos bigla na lang niya akong iniwan. Ate, wag ka mag-alala. Ako mag-aalaga sa baby mo. Uy! Talaga, Joy? Ikaw mag-alaga sa baby niya? Eh, hindi mo nga kayo paliguan sarili mo eh. Ako pa nga magpapaligo sa'yo, di ba? Diyos ko, bakit ko binibisit to? Bakit ako pumayag magbibisit? Darling, papatayin ako ng mga magulang ko kapag nalaman nila na tinakasan ako ng ama ng dinadala ko. Ate, paano ba nabubuntis? Ganito kasi yan, Joy, eh. Bale, mayroong babae, tapos mayroong lalaki. Hoy, Marco. Ano ka ba? Ang bata-bata ng kausap mo, bastos-bastos mo. Ano naman bastos doon? Anong bastos? Ay, naku, Rosing, wag mo na silang pansinin, ha? Mabuti pa, dito ka na lang, ha? Sigurado naman ako maiintindihan niya ni Ate Rune, eh. Dito ka muna, malaki ang kwarto ko. Di doon muna tayo, hanggat nag-iisip tayo ng solusyon dito sa problema natin, ha? Ang bait niyo talaga. Pero okay lang ba sa amo mo? Okay lang yun kinasnit, ba? Amo, pagbalik na lang dito, galing niya ng Cebu. Kasi may ginagawa sa assignment dun. Tsaka na lang namin papaliwanag. At ang isa pang dapat natin ayusin ay hanapin natin yung nakadisgrasya. Si anong pangalan, no? Dante ba yun? Dapat hanapin natin yun. Tinawagan na namin si Uncle Jack. Pulis yun. Oo, pulis yun. Ipahahanap natin yung Dante yan. Para mabitay na yan. Rosing?
Meron ka bang picture niya? Oo, yung picture ni Dante, kailangan namin yun. Pwede bang makita? Oo naman. Pwede. Ano, Jack? Manali bang hanapin yan? Alam nyo, sa totoo lang, ayoko lang talagang pasamain ang loob nitong rusing na to eh. Hindi ko naman trabaho to eh. Sa departamento namin, ang hinahanap namin, kriminal, missing persons, hindi naman missing tong danteng ito. Nagtatago lang ito kay rusing. Pero kriminal siya dahil tinakasan niya yung pananagutan niya. Tessa, iba naman yun. Ay, naku, Jack. Lalaki ka nga talaga. Ano naman ang pinagkaibo nun sa utang na tinakasan? Ay, ibang issue yan, ha? Kahit na. Teka. Anong desisyon mo na, Jack? Gagawin mo ba ng paraan? Alam ko na. Bakit kaya hindi na lang natin pahipo kay Rona yung tiyan ni Rusing? Siguro, pag hinipo niya, malalaman natin kung saan nagtatago itong danteng ito. Ano palagay mo kay Nasnip? Ultrasound? Ano ba, guys? Kimik pa tayo. Ano, magkikwentuhan na lang. Alam mo, kayang-kaya na ni Uncle Jack yan. Oh. Ah, sige. Kayang-kaya. Sige, magtawagan na lang tayo. Sige, Jack. Ay, telepono. Narito kami upang inyong pagutusan. Anong sabi niya? Unti-unti na nababago ang anyo ni Panginoon. Kailangan na natin ang binhi. Sa susunod na kabilugan ng buwan, magsapit ng ating gabi, babawian na siya ng kapangyarihan. Mawawala lahat ang biyayang pinagkaloob niya. Tumahimik kayo! Hindi natin pababayaan si Panginoon. Anong ginagawa mo rito? Dante? Ikaw si Dante? Gusto ko naman ang mga bata eh. Kaya nga tuwang-tuwa ako nang mabalita ako magkakaroon na ako ng pamangkin. Rusing, ako nga palang mag-aalaga sa'yo, sabi ni Kuya Dante. Teka muna, ba't ikaw? Ba't hindi si Dante? May pinadala siyang sulat eh.
Na, paano mo nalaman nandito si Rosie? Kasi bago pa umalis si Kuya dati, na ikukwento na siya ni Kuya sa akin. Kaya gustong-gusto ko nga siyang makilala eh. Lagi ko siyang nakikita doon sa dati niyang tinitirhan. Eh, kaya lang wala akong lakasan loob noon eh. Teka sandali. Ibig sabihin, sinundan mo lang si Rosie papunta dito? Oo. Oh. Kasi na-tsempuan ko siyang nung umalis siya doon sa dati niyang tinitirhan. Kaya, ayun. Si Dante. Babalik pa ba si Dante? Dapat lang siguro, no? Hindi niya pwedeng iwan na lang ng basa si Rosing ng ganyan. Anong hindi? Iniwan na nga, no? Mona, mahal ba ng kapatid mo si Rosing? Oo naman. O, yun naman pala. Ano problema? Hindi magpakasal sila. Ito talagang si Nico. Alam mo, pakiramdam mo, ang dami mong alam sa pag-ibig. Rosing, kasi dapat ganito ang gawin mo eh. Bakit hindi niya kagad sinabi sa akin? Rosing, alam mo, inaamin naman niya eh, na natakot lang siya sa responsibilidad. Kaya tinanggap niya yung offer sa Saudi. Pero alam mo, nagsisisi siya. Nangangako nga siya na babalikan ka niya at magpapakasal kayo pag nakaipon na siya. Kaya nga ako nandito eh, para hindi ka na magduda. Kaya sumama ka na sa akin. Dalin, mas maigi yata kung kinamonan muna ako makikituloy. Ha? O sige na nga. Pero sa isang kondisyon, kami mag-aatid sa'yo doon. Ay, hindi na. Meron naman akong dalang sasakyan eh. Muna kasi kailangan pa niya magligpit, kailangan niya ng panahon. Ibigay mo lang sa amin yung address mo. Kami nang bahala maghatid. Sige, sama na kami. Hindi, hindi. Magpapatid na lang kay Jack. Kayo na lang bahala kay Joy dito. Ba't kami sa'yo pinagbili niya ni Tita Gayeng? Sama ako! Ito na tayo, ha? Ayaw ng paglikot, di ha? Likot-likot mo. Muntik mo na tuloy. Masipayang. Tiyan niya, Ate Rosing, halika na dito. Ate Rosing, pwede bang maging kalaro ko yung baby mo? Oo naman. Ikaw, likot-likot mo. Mag-behave ka dyan, ha? Ang hirap talaga mag-alaga ng mga bata mo. Ay? Sigurado ba kayo? Tama itong address na to? Ang laki naman ng bahay. Mayaman pala si Dante. Posible? Nire-rentahan lang namin. Mahal siguro. Mura lang. Kasama kasi namin sa pananampalataya yung may-ari ng bahay na to. Ah? Meron kayong religious group dito? Oo. Pero maliit lang yung grupo namin. Habang nandito si Rosing, ipapaliwanag namin sa kanya yung aming mga paniwala at aming mga gawain. Para na kami isang maliit na pamilya dito na pinagbuklod ng iisang Panginoon. Itong bahay na to ang aming tahanan at ang aming sambahan. Excuse me, ah. Rosing, sigurado ka bang okay ka lang dito? Kamag-anak ko rin naman si Rosing, eh. Sa dugo, kung hindi man sa pananalig. Kamag-anak ko rin si Rosing. Sa dugo. Bumalik ka na lang kayo sa amin. Huwag mo na akong alalahanin. Maraming salamat sa iyo, ha? At sa inyong lahat. Ano? Tuloy na tayo. Tuloy na kami. Thank you. Salamat, ha? Joy! Joy! Ano ba ginagawa mo dyan? Halikang dito sa kakahiya ko, eh. Pasensya ka na. Alam mo naman ang mga bata. Mahilig maglaro. Paikot-ikot. Halika na. Sige. Salamat, ha? Rosing, mag-ingat ka, ha? Sige. Si Vicky,
Sumulat na ba sa'yo? Oo nga no, si Vicky. Pare, hindi pa nga eh. Mukhang nakalimot na eh, no? Ganda pa naman. Oh, nakalimutan na kayo? Ako sinulatan ako eh. Ano? Ano? Talaga, Jeremy? Ako. Ikaw naman, sasasabi ka agad. Pare, hindi nga. Kapal mo naman. Hindi nga. Oh, no, obvious ka niyan, ha? Uy, ah, hindi ah. Oh, kamusta yung ano? Yung bahay na hinahati para sa pinsan mo? Ang laki ng big house, Kuya Jeremy! Oh, big house! Malaki raw yung big house, pare. Malaki nga. Pero parang ibang pakiramdam ko dun sa bahay na yun eh. Parang word yung mga tao dun. Anong word? Baka word. Eh, este, weird. Ganun na nga. Kasi meron pa silang religious group. Tapos, ewan ko, iba talaga yung pakiramdam ko eh. Parang may mali. Alam mo kung ano yung mali? Yung umalis ka, tapos hindi ka man lang nagluto ng hapunan. Tama. Oo nga. Buti pa, Uncle Jack. Kumain na lang tayo sa labas. Sige. Hey, Jack. Patahimik ka dyan. Jack. Wala ha. Naisip ko lang yung nabanggit ni Dallin eh. Na nandun sila sa isang, parang isang religious group. Tapos yung bahay, wala man lang ako nakitang crucifix. Joy, ano yan? Ano yung pinaglalaro? Ano doon sa manakang big house? Ay naku, dirty yan ha, dirty. Dirty yan ha. Ano ba to? Sus, murag bumbungo man eh. Sanggol sa iyong sinapupunan na iyong iluluwal ay magiging bahagi na ni Panginoon. Pagsapit ng hating gabi. Pagsapit ng hating gabi. Napakabait niyo naman lahat sa akin. Huwag kayong mag-alala. Balang araw makakaganti rin ako sa pag-aalaga niyo lahat sa akin. Naku, Rosing, hindi mo na kailangan gumanti. Ginagawa namin ito dahil kailangan. Kailangan naming makatulong. Kung sa ibang tao nga nagkakawang gawa kami, sa'yo pa kaya? Ikaw pa, nabusila kang kalooban. Isang birhen bago nagkaroon ng binhi sa iyong sinapupunan. Anong ibig mong sabihin? Nalangin na tayo. Panginoon, ang ipinagkaloob mo sa amin ay maluwag naming tinatanggap. Bilang pasasalamat, narito ang aming alay. Tanggapin mo ang aming alay. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Sige na, Rosing, huwag ka nang mahiya. Kumain ka ng kumain para malusog si baby. Para malusog si baby.
kanina pa ako nagpapahinga eh. Hindi ako sanay nang walang ginagawa. Nababagot ako. Baka naman pwede akong tumulong sa inyo dito. Alam mo, Rosing, sa kalagayan mo yan, hindi ka na dapat nagkikilos eh. Mabuti pa, bumalik ka na lang sa kwarto mo. Para may lakas ka mamayang gabi. Mamayang gabi? Oo. Hindi pa ba nila nasasabi sa'yo, mamayang gabi, magkakaroon ng pagtitipon ng mga kapatid sa pananalig. Eh, Rosing, alam mo, gusto ka namin sanang makasama mamaya. Bakit? Anong okasyon? Pasasalamat. Asan kayo nagdarasal dito? Meron ba ditong chapel? Malaki ang bahay na ito. Ay, hindi ko pa nga pala na ipapakita sa ibang mga parte, no? Di bale, mamaya. Mona, gusto ko sanang sumulat kay Dante. Pwede ko kaya makuha sa'yo yung address niya? Naku, nasa kwarto eh. Mamaya na lang. At saka alam mo, Rosine, huwag mo siya masyadong iisipin. Babalik yun. Hindi ka nun pababayaan. Ikaw at ang magiging anak ninyo. Alam mo, marami na rin kami na pag-usapan ni Dante. Pero nagtataka ako dahil hindi ka naman niya nabanggit sa akin. Ang totoo nga niyan, eh, wala naman siya na ikwento sa akin tungkol sa pamilya ninyo. Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa lang kami. Wala na rin kaming mga magulang. Kaya nga tuwang-tuwa ako at nandito ka, Rosing, eh. Para akong biglang nagkaroon ng bunsong kapatid at magkakaroon pa ako ng pamangkin. Mona, gusto ko sanang dalawin si Dalin. Dahil simula nang dumating ako dito, eh hindi na nila ako nabisita. Wala kasi kayong telepono dito eh. Rosing, alam mo, sa kalagayan mong yan, nilalabas ka pa? Huwag na, dito ka na lang. At saka hindi ka rin namin masasamahan. Abala ang lahat mamaya. Gusto mo, bukas na lang. Rosing, inumin mo muna itong gatas mo. Thank you, busog pa ako eh. Sige na. Inumin mo na to. At kailangan mo to. Simbolo ng isang satanic cult na nadiskubre ng police force 2 years ago. Jack, ibig mo sabihin, nasa kamay ngayon ng isang kulto si Rosing? Jack, puntahan natin siya! Jack, ano pa nadiskubre mo kay Dante? Well, ang balita, siya ang leader ng kulto. At sabi nila, matindi raw ang kapangyarihan ito. Kapangyarihan? Jack, anong kapangyarihan? Sa report, sinasabing kahit sino ang lumapit kay Dante, tinutulungan niya. Meron isang taong may cancer lumapit sa kanya, gumaling. Hmm? Meron isang businessman na bankrupt lumapit sa kanya, yumaman ulit. Tapos meron isang babaeng bulag. Binalik ni Dante ang kanyang paningin. Paano niya nagawa lahat yun? Eh, itong si Dante, hindi pangkaraniwan tao to eh. Nung masakote ng pulis yung hideout ng kulto, nagbaril sa ulo. Pagkatapos,
na wala ang bangkay sa morgue. Jesus Maria, Rosine. Anong kailangan niya kay Rosine? Panginoon, ngayong gabi, sabay-sabay kami mag-aalay sa iyo ng isang panibagong buhay. Buhay tungo sa isang walang humpay na kadiliman. Walang humpay na kadiliman. Ngayong gabi, magiging ganap na ang aking kapangyarihan. Bibigyan na muli ako ng kaluluwa. Ng kaluluwang galing sa sarili kong binhi. Sa tuto ng sanggol na isisilang si Rosine. Mabubuhay ako muli! Balik ako para sa iyo. Dito, tumawag ako ng backup. Dadating na yon. Hindi. Hindi na ako makakapag-intay. Pinsan ko yun. Hindi na ako makakapag-intay. Ba't di kayo sumusunod? Darling, delikado. Hintayin na lang natin yung mga pulis. Jack! Saan ako manggagaling ang kaluluwa ng aming Panginoon?
Huwag pag-asa para matamasa namin ang biyaya ng aming Panginoon. Ako ang nagbigay ng buhay sa kanya. Ako rin ang babawi nito. Magiging ganap na ang kadiliman. Ito na ang sandaling pinakahihintay ko. Ang pagbabalik ng aking katawang tao na may kalawang imortal. Ako ang iyong Panginoon. At sa akin ang buhay na ito! Babalik ka na sa nanay mo. Hay nako, buti pa. Itapon nyo lang dito sa pasurahan, no? Tulungan nyo naman ako. Mga wala kayo, mga kwinta, mga bagay. Ay! Bakit? Bakit nandito pa to? Sinabi ko kayo, ay agad nyo na to talaman. Ba't nandito pa to? Hindi ba dapat ikaw yung magtatapon yun sa drum? Oo. Teka muna, ba't ako na lang nakakupalagi, ha? Tsaka yung mga prutas na yan. Kay Rosing yan, ha? Nalaga ni Uncle Jack yung mga prutas sa hospital. Iwanan naman kayo ng konti lang. Konti lang? At atakaw niyo talaga? Ano? Uncle Jack! Jack? Kumusta na si Rosing? Okay na ba siya? Sinabi mo ba dadalawin ko siya mamaya? Jim! May problema! Ano problema? Nawawala si Rosing. Hmm? Kumaka sa ospital kasama yung anak niya. Ha?
kang mag-alala, baby, ha? Hindi ko pababayaan na kunin ka nila sa akin. Hindi kita pababayaan. Tama nang iyak ng baby ko. Ba't umiiyak ang baby ko? Alam mo talaga sa daddy mo. Shot akong mag-inig. Punong-puno ng sabit.